Attorney, ilang beses na po kami ninakawan. Pwede ko bang barilin yung magnanakaw sa loob ng bahay namin? Pwede kong self-defense o defense of others para iligtas ang buhay mo o buhay ng ibang tao sa bahay mo. Hindi pwede kung walang panganib sa buhay ninuman sa bahay mo. At sa ilalim ng Article 429 ng Civil Code, maaari lamang gumamit ang karampatang puwersa ang mga nasa bahay para labanan ang magnanakaw. Kaya't bago umaksyon, lagi muna pag-isipan. Ito si Attorney Tony Roman, handang magbigay ng legal advice para sa inyong katanungan. Attorney, pwede po ba akong basta-basta hulihin ng pulis sa loob ng bahay ko? Sa ilalim ng Section 5 ng Rule 113 ng Rules of Court, hindi pwede, kailangan ng warrant of arrest. Pinapayagan lang ang paghuhuli ng walang warrant kapag kasalukuyan mong ginagawa o gagawin ang krimen, kahaganap pa lang ng krimen at may probable cause o batayan na ikaw ang gumawa ng krimen o tumakas ka sa bilangguan. Kaya't bago umaksyon, lagi munang pag-isipan. Ito si Attorney Tony Roman, handang magbigay ng free legal advice para sa inyong katanungan. Anong gagawin mo pag hinuli ka ng pulis at naging suspect sa isang krimen? Number 1, tanungin kung bakit ka inaresto. Number 2, hinihingi makita ang warrant of arrest kung meron. Number 3, manatiling walang imik. Anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa'yo. Number 4, manatiling kalmado at huwag tumakbo. Pwede i-record ang mga pangyayari gamit ang cellphone mo. Number 5, makipag-usap sa iyong abogado o pamilya. Kapag walang abogado, humingi at bibigyan ka para tulungan ka. Number 6, at huwag basta lalagda sa anumang papel o bagay, lalo na kung hindi ito naintindihan. Kung magbibigay ka ng statement na may pag-amin ng pagkakamali, pagkakasala, o maaaring makasama sa iyo, gawin lang ito kapag kasama ang abogado mo. Kaya bago umaksyon, lagi munang pag-isipan. Ito si Attorney Tony Roman, handang magbigay ng free legal advice para sa inyong katanungan. Attorney, dinismiss ng piskal ang rape case laban sa kapatid ko dahil kulang daw ang evidence laban sa kanya. Pero matapos ang ilang buwan, nirefile ng complaint at ang kaso sa piskal kasama ang karagdagang ebidensya. Pwede po bang i-refile ang kasong dinismiss na ng piskal? Pwede. Ipinagbabawal ang Section 21, Article 3 ng Saligang Batas at Rule 117 ng Revised Rules of Criminal Procedure na muling malagay ang akusado sa panganib na maparusahan para sa parehong krimen o pagtatangka nito matapos siyang mahatulong walang sala o may sala ng korte o matapos i-dismiss ng korte ang naunang kaso ng walang pahintulot niya. Ito ang pagbabawal sa double jeopardy. Dito walang double jeopardy kasi hindi na isampa sa korte ang unang kaso kaya walang pagkakataon ng korte na hatulan ang akusado o i-dismiss ang unang kaso o tanungin man lang ang akusado kung siya ay may sala o wala. Kaya pwede i-refile ang kaso sa piskal. Kaya't bago umaksyon, lagi muna pag-isipan. Ito si Attorney Tony Roman, handang magbigay ng free legal advice para sa inyong katanungan.